Welcome to the Midnight Sketching Session. Bale, ito yung isa sa mga midnight practice na ginawa ko recently dahil tuwing 12 o'clock lang ako halos nakapag-drawing ng maayos at walang ingay kasi ito yung pinaka-perfect time na kung saan nagpapahinga na yung mga kasama ko sa bahay. Well, dito is pinag-practicean ko lang yung other people's art style. Tapos, in-incorporate ko, chinek ko kung, naghanap ako ng reference photo, tapos tinry ko kung paano ina-apply nung taong ginaya ko yung art style sa reference photo na nakita ko. Hindi naman, hindi naman ganun kaano ang detalye. Parang try out lang. Para masubukan kung kaya ko na bang parang gumawa ng comics character, kung kaya ko na bang mag-design. Ganun lang kasimple yung thinking process na in-apply ko dito. Tapos yung pag-aaral sa art style ni Naoki Urasawa, na isa sa pinaka parang superstar level na mangaka artist sa Japan. Bale, na-introduce ako sa gawa niya nung napanood ko yung anime series na Monster. Alam ko pinalabas sa Studio 23 to dati. Studio 23 or Hero TV. Bale, isang mystery suspense thriller anime. Maganda siya lalo na pag binasa niyo sa manga, sa original manga niya. Hindi ko nasasabihin ko paano saan niyo babasahin 'yon kasi alam ko naman na dahil hindi nga available dito sa Pilipinas yung manga na 'yon. Internet na lang. Pero hindi ko sasabihin ko sa website. Kasi alam ko na kung saan yung gagawin 'yon. Pero kung nandito siya sa Pilipinas, I think meron siyang kamahalan tsaka rare na hanapin siya. Alam ko meron, siguro naman meron sa fully booked yun, bandang Makati area. Well, ang iba pang gawa na ni Naoki Urasawa na nabasa ko is yung Pluto, which is a story na nandun si Astro Boy. Tapos ang natapos ko ng manga kasi ibang haba . Ang natapos ko talaga yung talagang yung solid tumatak sa akin yung gawa niya is Billy Bat. Kasi kwento siya ng isang manga artist, comic book artist. Hindi ko na sasabihin kung yung nangyari doon. I-recommend ako na lang na basahin nyo dahil talagang maganda yung pagkakasulat tsaka yung emotional yung depiction ng mga emosyon ng tao sa drawing niya. Talagang very expressive. Lalagay ko din dito yung attempt ko na gayahin yung art style niya lalong-lalo na sa pagda-drawing ng mga middle-aged men tsaka yung mga foreigner. Sinubukan ko nga rin pala yung inking sa mga video sketches na ito. Umuubra naman. Tapos yung mga tools, itong mga inking tools na to, nakita ko lang to sa yung mga Japan Surplus. Kaya kung maghahanap kayo ng mga tools, mga art tools, try nyo rin sa mga Japan Surplus kasi bagsakan siya ng mga
goods na galing Japan. Tsambahan nga lang. Siya nga pala yung sa art style ni ano, Naoki Urasawa. Ano yung very simplified siya. Tapos ano siya, yung mga ordinaryong tao, talagang mga itsura ng ordinaryong tao, yung mga nakikita mong nagtitinda dyan, mga mukha ng ordinaryong pulis. Kasi normally pag sa mga anime na ano, na nakikita mo sa Japanese animation ngayon is parang may yung ano, maganda tignan pero halos magkakamukha. Hairstyle lang pinagkaiba. Ang isa pa sa maganda sa drawing style ni Naoki Urasawa is yung ano, diverse na pagmumukha yung kaya niyang i-drawing. Middle age, teenagers, tsaka kids. Tapos especially yung mga buhok kasi ano siya, parang makikita mo pala yung personality ng tao base sa kung ano yung style ng buhok niya. Medyo napapanot na ba? Ano? Afro. Ano rin pala ang buhok, parang it's a communication device pala kung ano ang disposition ng character na idinodrawing mo. Tapos ang isa pa sa maganda sa mga ano niya, gawa niya is paano ang depiction niya sa mga bata. Ano ba yung mga talagang characteristics na talagang pag nabasa mo yung manga niya, believable na bata to. Basically, ano ba yung ginagawa nila? Siyempre, laro sila ng laro. Tapos, parang adventure yung ginagawa nila para sa kanila, bawat paglalaro nila. Tapos, yung mga, especially yung talagang pinakakatangian ng mga batang lalaki is yung kalokohan. Yun, talagang maganda yung pagkakagawa, ano yung depiction niya doon. Well, masasabi ko is, try nyo si Naoki Urasawa dahil enjoyable naman. At saka, ito yung isa sa mga pinakamagandang mag-drawing ng background. Lalong-lalo na pag modern times kasi mga buildings, mga lugar, tsaka yung pagkakasetting niya sa mga interaction ng characters nila. Kasi ano rin, importante din pala yung, ano, yung background. Kung paano mo ipapakita sa mga audience mo yung ano ba yung ano intensity ng eksena mo. Kaya ano, pinag-aaralan ko ngayon yung background drawings ni Naoki Urasawa. So hanggang dyan muna. Maraming salamat sa pakikinig. Well, Marami pa akong i-recommend ng manga artist na basahin nyo. Especially, ano pa, yung gawa ni Hayao Miyazaki. Ano pa ba yung ano nun? Meron pa isa akong ano eh. Yung talagang hyper-detailed. Inaaral ko pa kung paano ko i-present sa inyo. Kaya, hintay-hintay lang. Na, ano naman. Lalabas ko rin siya. Hindi man abutin ng buwan linggo-linggo to. Kaya, well, dito ko muna tatapusin. Maraming salamat sa pakikinig. Tsaka, see you on the third episode. Maraming salamat.